I'll do my best to finish this message quickly. Bakal nyo lang rin yung malingaw ka, isa galit na. And this is so important. I want to start with this. I've heard this very sad story. This is a true story of a young lady na taga New Orleans. She was in her teenage years, na pregnant siya. First of all, siya naman niyo, kay bata pa kayo siya. Iyahang papa, nasug kayo ng kind of father of proletarian, kayo ng father mo ng military. No? So siya hadlo kayo sa siyang papa. Hadlo kayo siya, magtutuan sa si papa na nabunti siya. Sa iyang kahadlo, nilaya siya. He went away, she went away from home. Nilaya siya and she never returned. And because she was still young, she had to make a living. What she lang nakitang income, nahimo siyang prostitute. She entered prostitution. Nahimo siyang prostitute just to survive. Time came, nahimo na siyang manager o busa ka, brothel. Kasi yung tawag na nag-dress ato ah. Tanamugar na ng prostitutes, whatever it is, nahimo siyang manager na. And when she was there, she kept saying this, eh, mga kauban, I just want to come home. Gilingaw na kayo si Emma o Papa, gilingaw na kayo siya si Ilaha, pero wagot siya, confidence na muuli sa ilang balay, ang mulabaw, gunyaya yung kahadlo, kung unsaon siya siyang Papa, dili niya madawag siyang Papa, ang naging tabong niya. Hadlo kayo siya siyang Papa. And so, wapaghapon siya ni uli, niya, ang panahon, nagsakit siya. Grabe yung sakit, na-hospital siya. Well, kahigda siya sa hospital, ang mga nurses na ni-attend niya, yung giingnan, luya na kayo siya. Ganahan na yung go, mag-come home. I just want to come home. I just want to come home. To cut the story short, namatay siya sa sakit. Namatay siya sa sakit, nilubong siya. On her tombstone, you will find these words, I just want to come home. And this story struck my heart because wala ko siya nakapauli sa papa only because of fear. She was so afraid. Di siya pasailuon. Kung saan siya sa papa, di niya siya i-accept. This break my heart, but I have good news for you today. Our Heavenly Father is not like that. He is not an authoritarian Father. He is not a performance kind of Father. He is not an absent Father. He is not a passive Father. He is a perfect and loving Father. And He is not against you. He is for you. He is for you. I can't help but quote from Luke chapter 15. You know the story of the prodigal son. Ako lang mag-un. You know, nakasala siya sa iyong papa. And so nilayas po siya. Iyahang gigasto tanan. Na iyahang kwarta. Nanaan niya. Hato na hukla na siya kwarta. Nag-farming. Wala siya makaon. Para lang makasurvive po siya. Naglalog na lang siya baboy. Gutom na kayo. May patay ng farming. Saka lusot siya yung sitwasyon, ayaw pa siya, nakahunahon na. I want to come home. Upauli na lamang ko kay May Paspalay, kay kasamang helper, na yung iPhone, na yung laptop. Dito, joke, ang iyong pasabot, nakakaon niya ako ng iyong mga servants nila. Pero siya naadari, looy kayo, wag na rin pagkaon. Basta niya lamang malog sa baboy, di pagkabo niya madawat. Di pa ganito nihatag niya. At so nauli siya, and this is the best part of the story. The Bible says, while he was still a long way from home. Say with me, while he was still a long way from home. When you say it, samtang layo pa kayo siya. Kaya natapad, nakasuloy ba kayo yung paninaw, layo kay kas Ginoo. Kinsa din yung paninaw, layo kay kas Ginoo. Sa likod at isang kamot, I have good news for you. Hindi dugay na kayo ka, wala na kasimpa, dugay na kayo ka, wala na ka. Mysterious sa Ginoo, this is good news for you. The Bible says, samtang layo pa kayo siya, the Father saw him.
nagbuhian na siya daan. Sa ato pag-ukay na di ay kahulat ang iyang papa na bumalik siya sa ilahang balay. The father saw him and his father ran to him. Ang papa, ani na story represents our Heavenly Father. Say with me, our Heavenly Father is like this. Iksoon, naghuna-huna pa lamang ang lubuwin sa Ginoo, ang Ginoo na dalakan na kumitiyo. Naghuna-huna pa lamang kang masimba, kaya wala kang nakasimba, pili na katulad, kahuna-huna na ang Ginoo, kumitiyo. And I have good news for you. Hindi siya excited, gusto niya kabayan sa Musala. Hindi siya excited na ipanish siya. Hindi siya excited na kasamaan ka. Maybe the expected, ay buliyakon ka ito. Kasi din, maangkot na dagang ka sa lak. Sometimes, nagunaan na itong mga unos, Ginoo na Ginoo is angry at us. We think our Heavenly Father is angry at us. Just looking at our faults, looking at our sin. Nalapot, kapabuyag na po. Ikapila naman kanihiman na yung salaan. Usahin na itong panglantaw. But our Heavenly Father is not like that. He is slow to anger, abounding in mercy and loving kindness. Now, the Father in this story represents God's forgiveness. Say to me, forgiveness. The Father in this story means healing. Restoration. I have news for you. Kung gubak kayo ng pamilya, gubak kayo ng relationship, unsa may kulang nino, unsa may nawala diyan nino, maybe kulang kayo ng approval sa iyong papa, kulang kayo ng love sa iyong pamilya. Whatever is lacking in your life, whatever is missing in your life, God is here right now, lifting up His hand. He's saying to you, can I father you? Can I fill up what's missing in your life? I am for you. You don't need to be afraid. You don't need to be afraid. I am not here to judge you. I am not here to punish you. I am here to forgive you. I am excited to forgive you, to bless you. And in the story, kadalagan yung papa to meet him. It means, kadalagan ang forgiveness toward that person. Kadalagan ang restoration. Kadalagan ang blessing towards you. Pili ka sabwa ang imong tagpo ni Solomon. Ang mutagpo ni mo is love. The Father embraced him and kissed him so many times. Now, usay mga imong tanga, pili ko worthy ni mo nani, a kind of love and acceptance. Sakto ka, tinana ko na ko. Just be honest. We are free here. He is not loving you based on your performance. That's the good news. He loves you just the way you are. With everything, with all your mess, He loves you. He loves you. And the good news that we believe in church is this. The Bible says God is love. Amen? And in 1 Corinthians 13, this is the definition of love. Love is patient. Love is kind. What's up? Ako, what do you memorize? Kung may part sa 1 Corinthians 13, na importante kayo na sa verse 5, love keeps no record of wrongs. Say it once again, love keeps no record of wrongs. Madahan ka, kuya, madahan ka, pastor, madahan din i-record atong sala. Yes, when you have Jesus, all our wrongs, all our sins, all our weaknesses, every negative thing in our lives was nailed upon the body of Jesus Christ on the cross. And Jesus said, it is finished! Kana na part na i-judge ka. Kana na part na i-punish ka. Kana na part na i-condemn ka. I have good news for you, friend. It is finished! When you come to God, judgment. When you come to God through Jesus, judgment is already past. Diba? Tabati ka story sa prodigal son. Ninong siya, get the best robe. Amen? Wala siya niya nga, liguro isa niya siya, kaya medyo mahok niya siyang baboy. Wala niya, hindi mo na ginoon, pagpag-usap sa imong kinabuhi, ayat ikaw higugmaon, ayat ikaw i-bless. Wala siya niya nga, umbang nga sa mga bisyo. Ayat kayo welcome sa worshiping. Wala siya niya nga na. Just the way he is, he said, give him the best robe.
Diyo siya, dili ko tapos na imong i-treat, na imong anak kay naghukod atraso, pati imong performance. But the Father never treated him like a servant. He treated him as his son. Ingon ana atong Dios na amahan, bisag ni fail ka, dili kaya i-treat na ulit mo. He still loves you the same way when you are at your worst, the same way when you are at your best. Bisa mo bata kay son, because his love for you is not based on you. It's based on who he is. It is his nature. Panayin lang ko, there's a reason na natili na kayo judge. Because Jesus was already judged for you. There's a reason na natili na kayo punish. Because Jesus was already punished for you. He is our sacrifice. Now, let me continue. Ang nakatouch ani na ko, di ba tinatagaan siya the rope? Kada siya na rope is a rope of righteousness. And I person maghahubo, natin tag-iya na rope. Sa iyo din natin tag-iya na rope. Munang si Jesus gahubo sa cross. Kaya ang sanina of righteousness yung gihatan niyo. It is available for any one of you who wants it as a gift. It's a gift of righteousness. Let's continue. Itagaan sa shoes. Itagaan siya ring. Mayroon pa siya sa iyang script na Papa, sa iyo ako, kaya nakasala ko nino. Nanino ba yung Papa? Nino ba? Mag-istorya sa tatari. That means, ako sa ako sa'yo istoryahan, kaya nakay atraso. Napagubunit nino siya Papa? Wala. It's as though wala kabantay yung Papa sa iyang sala. Wala siya ni-focus sa iyang sala. Because that sin is already paid for by Jesus. It's not about your sin. Maybe, para nino, kung yung amang kabilod sa iyang atraso, nakapatay kong tao, nangawa ko, grabe kayo, kung makasuntira ka anak, ay gamay rin nino sala. I have good news for you, whatever your sin is, God's forgiveness is so much bigger than your sin. Whatever is messed up in your life, God's restoration is so much more. Whatever is broken, God's healing. Whatever is so much more, whatever is wounded, sa inyong relationship, God's restoration and reconciliation is so much more. Ato pagpakan sa Jesus. Now, the Bible says, he who knew no sin became sin for us. His name is Jesus. Now, natutumutan na ninyo, naabay sala na himo si Jesus? So, yun sa mga patahimong sala, na wak man siya di-commit o sala. Siya nga walay sala, wala kailaw sala, walay gihimo nga sala. Ngayon ang Bible, mahimo siyang sala para nato tanan. Mahimo siyang sala so that when he comes to the cross, sin is punished, sin is judged, sin is made on the cross forever. So doon sa mga paghimong sala, ang tubagon, he simply received all of our sin. Now, kung pasabot ka, anak, kung saan mo na ito pagkahimong righteous, how do we become righteous and how do we come to God? Kinahanan ba ito mag-perform o grapple na righteousness, grapple na pagkamataron? No. The answer is, we simply receive this righteousness. Say with me, I simply receive this righteousness. Gamay na lang, I'm about to close. And after this, we're gonna have a prayer. Amay na lang yun. Sa Bible, sa diha nga nakasala si Adam o si Eve yan sa garden, the Bible says, ang Ginoo, nagama siya sa nina, kay kahubo naman siya, nagguba ilang relationship, nagguba ilang fellowship sa Ginoo. To restore that, para mawala yung kaulaw, mawala, ma-restore yung relationship, ang Ginoo nagkuha o innocent na animal. Say to me, innocent animal. Nikuha siya innocent lamb. Iyan nikuha ang wool sa lamb. Mo'y tinimo niyang wool para saninaan si Adam, para ma-restore ang ilahang relationship. In the Bible, to rescue man and save man from death and the whole family of Noah, God gave Noah an ark. Amen? God gave Noah an ark. To rescue Moses
And the Israelites para makagross sila sa Red Sea, God gave Moses a rod. Si Joshua, so that they could defeat their enemies and break down the walls of Jericho, God gave Joshua a shout. Si David, the Ephesians, Goliath, to conquer and kill Goliath, God gave David a slingshot. Si Elijah and si Elisha, to perform miracles, signs and wonders, God gave Elijah and Elisha a mantle. Today, pabalamot sa gihatag sa Ginoo para nato, so that we can overcome, so that we can reign in life, to save us, to rescue us from all our problems, to give us a new life, so that we can reign as kings, sons and daughters of the King. Anyang gihatag is the name above every name, the name of Jesus! That every knee should bow and every tongue should confess in heaven, in the earth, and underneath the earth. Your problems will bow to that name. Your situation will bow to that name. Poverty and sickness will bow to that name. Everything will bow to the name of Jesus. At ang pagpapan, ang alam ni Jesus. I want to invite you to sing this song with us. And after this, let's sing this together. After this, we will let by prayer, we'll pray for you, we'll seek a prayer of blessing for each one of you. Join us as we worship the Lord through the song. Sa ngalan ni Jesus.
Karena pemerintah sa District 1
Kamala bakal madaghan na kayo ang cases sa mga suicidal, ubang pang mga problema, baka mga tao na naka-experience na needs pray. Kay ikaw, karon, huwag ka nang inang tapat. Pwede kayo nang mahimong expression sa goodness, Ginoo. Mag-express ka to sa mga patanon na naas sa God-based kadalangan, naas mga iskinahan, naas mga changi, na yung mga problema, wala lang na sila kamalog kung sa isolusyon. Pero let's pray na na-erase up ang Ginoo dihang kapita para makaita sa iyang Ginoo ni Gugma. Father, in this atmosphere of time, Lord, we believe na ang District 1, mag-raise up ka o mga batanon, mga ginikanan, mga pamilya. Lord, na makakita sa imuhang Ginoo niya gugma. Tayo nga, Lord, niya, diha sa dapling sa dalan, diha sa mga street. Sa Second District, mga kaitsuan, gikan sa Baez, Hunter Derisa sa Maguete City, Euroga, adunay igunaling ng mga pagdaig, adunay igunaling mga kaitso ng mga pagampo. I believe when Jesus will reign, Jesus will rule, mga kaitso na adunay give protection sa atong syudad, sa atong province, sa atong kaso syudad. Right now, I will pray right now. I want you to just agree with me. Amahan mo ang langiton, pinagi sa ngalan ni Christ Jesus, ngamong Ginoo ug mga Lords. Bakod pa sa mong pulong Lord, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins and heal their land. Lord God, we pray, Lord God, gikan sa Baez, ngayon to Lord, kaming tanan, nag-aampog, animong, amo Ginoo, di paubos ang aming kaugalingon, Lord, knowing that we are nothing without you, Lord God. And right now, Lord, we can declare, Lord God, hallelujah, gikan sa Baez, gikan sa Tanghay, bisan pa Ginoo, gikan sa Amlan, gikan sa San Jose, gikan sa Sibulan, gikan diri sa Dumaguete, Lord, we declare your lordship, Lord God. We declare the name of Jesus, Lord. Every cities, every towns, Lord God, we pray, Lord God, that every knee will bow down, every tongue will confess, Lord God. We will acknowledge you, Lord God, that without you, Lord, cities are nothing. Without you, Lord, towns are nothing, Lord. Without you, Lord, people are nothing, Lord. Without you, Lord, families are nothing. But right now, Lord, even Apostle Paul that says, Lord God, with God, all things are possible. Lord, thank you, Lord God. Wala imposible kanimo, Lord. Na pwede nimong iwason, Ginoo. Bisan ng mga leadership, bisan ng mayor, Lord God. Bisan mga city councilors, Ginoo. Bisan mga political leaders, Lord. Bisan mga military, bisan mga police, Ginoo. Bisan, Ginoo, mga leader. Pwede nimo sila iwason, Lord God. We are in this last days, Lord God. And your word says, whosoever called upon the name of the Lord shall be saved. Lord, it is your desire that all people, Lord God, will come to repentance. All people will be saved. Right now, Lord, I just pray, hallelujah, that this, Lord God, that second district, Lord God, Lord, will be cleansed by the blood of Jesus, washed by the blood of Jesus, Lord, healed by the blood of Jesus. Lord God, thank you. Let your heaven, Lord, will be full down over the cities, over the towns. Let your glory, Lord. Let your presence, Lord God, change the atmosphere, Lord God. Hallelujah. Every murder will be stopped. Every drug addiction will be stopped, Lord God. Every vices will be stopped in the name of Jesus. Lord God, hallelujah. Thank you, Lord. Right now, Lord, sealed by the blood of Jesus. Lord, we thank you, we bless you, in Jesus' mighty name. Everybody will say amen. Shall we give a big hand to the Lord? Pwede ka ma-request ninyo balik sa inyong mga kamot at ang ibayaw for third district. I think from bottom to Pasay. Kasi taga third district din eh. At ang ipoy ang atong district. Call upon His name, Abba Father! Woo! Lord, among nagunggan ni kagabi o na remind me sa iyong dako ng gugma, Amahan. Lord, hallelujah, sa among nakita kay sa among distrito. Nakita na mo kagupot, nakita na mo walay panagiusa, nakita na mo Ginoo ang tanang mga pinimayong buhan. Apat Lord, tonight you remind me na ang solusyon na may sa tanan ang imong gugma, Lord.
So ako ang ibiglarang karon sa 10th district, Lord, na maghari, makita, bumantala ang ibang kumpa. Ang kumpa ni mo na walang sama, amahal. O mailan ang ibang pagkamahal. Mailan ang ibang pagka-Diyos, O God. Lord, matanang mga nagtalao. Leadership, Lord, ang tanang authorities, ang tanang mga officialis, Lord, sa maong distrito, Father. Muilana ikaw ang Diyos. Magpatunog kahatlog diya kanimo, Amahan. And Lord, among bidiklara karon nga ang tanang nagkunit o kahon na ng distrito, Lord, muilana ikaw lamang ang tabhanan o walang ilan. Ang tanang nagpahod-hawod, muilana ikaw lamang ang hawod, Lord. Ang tanang nagpalitir-litir, mahimo bisan sa among district, ang 10th district, Lord. And thank you, Lord, na mag-i-claim nito ang imong mga saad niya ng 10th district, Lord. Nagingon ang imo ang imong mga pulong sa South Southern 39 na walay malilong ka nito. Ang tanang nakita ni mo nito. So kung nakita ni mo, Lord, ang tanang nga na hitabo niya ng distrito sa 3rd, Lord, katulong distrito. Nasayot na ka sa tanang. But Lord, bisan pa man sa imong nakita, pero wala ka na usap. Bisan pa man sa imong nakita, Ginoo, pero wala ka na bako. Ang imong pagpalangga, gihapon Ginoo, among nasinati, Lord. Nakasinati, may Ginoo, Diyos, at ipawalan may pagsimpan mo, pagnamuntapok. But still, here we are, God. Nagkiusap, may pagbalik niya kanimo. Because, Lord, wala imong napukong sa imong mga katauhan, Ginoo. Namusimpa kanimo, Ginoo, Diyos. And Lord, sinabi ko may Ginoo itong pag-upin. But Lord, thank you. Ang imong kumpa mo'y nagpangon ka na mo, Ginoo. We speak healing. We speak deliverance. We speak freedom upon thy district, Lord. And the name will reign. Yung reign, Lord God, ang imong ngalan na gamhanan, maghari niya ng tapita, O God. From Baco, Madawin, Sambongueta, Shaton, Santa Catalina, Payawan, hangtod sa Pasay. Jesus reign! In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Lord, we commit to you, Lord God, our nation, Lord God. Salamat, Ginoo, nga ikaw naglantaw ka na mong karoon ni Urasa, ni Tagnaan. Ginoo, nakita niyo mong among mga kasing-kasing. Nagpasalamat kami kanimo sa mga kalasuran sa timong kalibutan na ang talag na mapahunuan ilalong sa inyong kagamahanan. Ang matagnasong kinahanglang magayon sa inyong pulong. Amen.
Lord, we thank you for you and lift up to you our brothers, Lord God.